Ang tanggapan po ni Vice President Lenny Robredo ay handa na nasimula ng proseso sa pagsasali ng kanilang tanggapan doon sa bagong mauupo o incoming Vice President-elect na si Sara Duterte. Sa kanya pong sulat na nilagdaan ni Vice President Lenny Robredo, sinabi niya na ina-acknowledge niya ang pagtanggap ng sulat kasi sumulat ang tanggapan ni Sara Duterte, mga kaibigan, na may petsang May 27 at hinihiling ang magkaroon ng initial na pag-uusap sa pagitan ng kanilang mga team, yung grupo ng Office of the Vice President. Ang sabi naman ni Vice President Lenny Robredo, ginagalang nila ina-acknowledge yung pagtanggap nila ng sulat. Ang sabi ho, mga kaibigan, please be advised that we are ready to meet. Nakahanda kami na sumagot sa anumang katanungan na maaari ninyong itanong tungkol sa Office of the Vice President and to take all necessary steps to ensure smooth transition. Ayun, para magkaroon ng ika nga po ay smooth na pagsasalin ng tanggapan. Ito'y bilang tugon doon sa request ni Sara Duterte at sa kanyang statement na sila ay nakipag-ugnayan na sa tanggapan ni Vice President Lenny Robredo. Ayon ho doon sa spokesperson ni Inday Sara na si Mayor Cristina Garcia Prasco. Wala na yung isang spokesman, yung bading ba yun? Yung nasangkot sa droga, na nakawala doon sa Davao. Diba yung ni-raid ng pulis? Mga kaibigan, sinabi na sila ay humihiling ng initial virtual meeting. Sa sa internet. Walang formal, informal ito. Sa mga miyembro ng kanilang mga team para makapag-usap tungkol sa protocols, policies, precedents, and other matters concerning the Office of the Vice President. At niliwanag daw nitong si Prasco na ang unang meeting would be between teams. Hindi ko kasali, si Vice President Robredo, na magmi-meeting tsaka si Inday Sara. It is the intention of the Vice President-elect to undertake as smooth and orderly a transition as possible. Mga kaibigan, yan po ang balita. Ang sinasabi nitong tagapagsalita ni Vice President Lenny Robredo, tinanong siya about the future for Robredo and the Liberal Party. Sa magiging hinaharap ng ni Robredo at ng Liberal Party. Yan daw ang tinuturo na ng mga kritiko na bilang dahilan kung bakit natalo ang oposisyon. Hindi ho yan ang dahilan, mga kaibigan. Ang dahilan, sa buwatan. Aminin na natin at sa hindi. Itong nakaraang eleksyong ito, isang malaking sabuatan ito eh. Kita naman ninyo eh. Nakauupo na sila sa pagtatalaga pa lang ng mga tao. Makikita mo na eh. Diba? Ang COMELEC nga, itatapon na yung mga kwan eh. Yung mga ginamit sa eleksyon para wala nang basihan eh. Diba? Para wala nang mag-usisa, 'di ba? Wala na makatuklas. Nagmamadali na sila, mga kaibigan. Aminin natin at sa hindi ang totoo. Kaya lang
nagkaroon ng malawakan dayaan. Kanya nga lang, mga kaibigan, wala ka na magagawa eh, dahil sa simula't sa pool, sinabi na natin yan ang mangyayari. Hindi ba? Magkakaroon ng malaking sabuatan ito. Dahil nga, nagaganap na yan sa mga nakaraang eleksyon eh, kitang-kita na eh, pangitang-pangita na eh. Oh, inuumpisaan sa survey. Oh, hindi ba? Nakikipagsabuatan ng media. Oh, makikita mo yung isang pahayagan, ilang pahayagan dito ang naging friendly kay Vice President Lenny Robredo? Wala. Hindi ba? Si Robredo laging maliliit na istorya, eh, alam nyo pagka-eleksyon, binabayaran niya ni. Sa dyaryo yung kung sino ang malalaki balita, eh sila may kanya-kanyang periodiko eh. Marami itong kay Bongbong Marcos. Hindi ba? O Inquirer kay Isko Moreno at saka kay Marcos. Bakit? Sino ba dating may-ari ng Inquirer at saka sino ba ang may-ari ngayon yan? Iyan ang sinasabi natin eh. Eh tapos itong sino ba ito nagsabi nung isang araw? Ito si Boying Remulla. Sabi niya, masamaan niya na yung media eh pag-aari ng big business. Saan ka ba nagbo-broadcast dati? Saan ba kayo nagpo-programa? Di ba sa big business? Oh, masama daw yun. Ha? Eh talaga masama yun. Ang katunayan, tayo nagsasabi, kapag ka nasa media ka, business, nasa media industry ka, ikaw ay publisher, ha? O kaya may-ari ka ng broadcasting station, hindi ka dapat nakikipagnegosyo o hindi ka dapat magkaroon ng ibang negosyo na pwede mong magamit na impluensya yung iyong media business para doon sa iyong ibang negosyo katulad ng naging kalakaran. Ngayon, di ba'y kinukwento ko sa inyo bakit si Don Chino Roses nung araw, yung tunay na dating may-ari ng Manila Times nung before martial law. Bakit yun eh tumanda nung pagkatapos hanggang matanggal yung martial law? Eh nagra-rally yun eh. Kahit martial law, nagra-rally yun eh. Mga kaibigan eh, ang tanda na nun. Pero yung bakit ho respetado yun si Don Chino Roses? Kasi po, yun ang bukod-tangi na may-ari ng pahayagan. Ha? May istasyon pa dati yun eh. Yung DCMT. Di ba? Manila Times. Mga kaibigan, yun lamang ang bukod-tangi na hindi ginamit para makinabang yung kanyang periodiko. Yung negosyo niya sa media ay hindi niya ginamit para makakuha ng mga pabor sa gobyerno. Eh di ba, siya nagpatakbo kay Mrs. Cory Aquino. Ha? Kayo maniniwala sa kwento ng iba? Kasi nasa media na ako noon eh, mga kaibigan eh. At naka-standby na ako noon sa Tasa de Oro. Eh yan ang istambayan ni Don Chino Roses at nung ibang mga kilalang personality sa media. Mga kaibigan, araw-araw yan, walang absent dyan si Don Chino. Kaya alam ko eh, dahil si Don Chino Roses ang naglunsad ng signature campaign para kumbinsihin si dating Presidente Cory Aquino na kumandidato. Mga kaibigan, yan ang nagpapirma, nangalap ng pirma para makumbinsi si Cory na tumakbo. At yung mga napapirmahan na yun eh, ipinadala nila kay Cory. Kaya si Cory ay nagpasyang kumandidato. Patulad din dito kay Vice President Lenny Robredo, nakita niya eh siya eh, kasama siya sa administrasyon, hindi lang nga siya kasali, di ba? Dahil Vice President siya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!
Ang sabi ni Vice President Lenny Robredo, huwag kayong mag-entertain ng mga request to see other people, limiting their meetups during the trip in a Facebook post. 14. Oh, we are sorry if we cannot accept. Ano sabi niya? Humingi pa nga siya ng ano eh. May 14 itong sinabi ni Vice President Robredo. Ito, kailan lang oh. Mga kaibigan, pinaparatangan niyang inisponsoran, magpa-plot. Saan ginawa yung planong yun? Diba? Hinan ninyo? Ganyang kadali para sa kanila ang magpakawala ng mga paratang. Yan ba maglalakas ng loob yan ng walang kumukonsinti dyan at nag-uutos dyan sa mga yan? Meron. Diba? May nag-uutos dyan. Eh, sino ba umamin na may troll? Di ba si Bongbong Marcos din? Oh, mga kaibigan, ano tawag mo naman dito sa ibang troll? Kunyari, kaaway din nila. Iyan, hiniwala yan para pagdating ng oras na gusto na nilang ipalit si Sara Duterte, kwano yan? Tsaka magtatahulan na yung mga troll na nagpumunta rin kay Isko Moreno, si Namoka Uson. Eh si Vice President Lenny Robredo nga ang tumanggi, nakiusap na hindi siya pwedeng makipagkita muna para ma-enjoy yung sandali sa piling ng kanyang mga anak. Di ba? At alam niyo naman, napakahaba ng naging pagod ni Vice President Lenny Robredo, hindi lamang naman sa panahon ng kampanya, 'di ba? Sa panahon ng kalamidad, o hindi ba? Ng COVID. Ngayon lang nila nagawa yung bonding na ganyan. Magkakasama silang ng kanyang mga anak, mga kaibigan. Oh, ang sabi niya, naipangako niya kasi sa kanyang mga anak na yung kanyang pagbiyahe ang lahat ng kanyang panahon ay iuukol niya sa kanyang mga anak. So, whatever lunches or dinners, so anumang mga pananghalian, mga hapunan, we've had with friends were all somehow connected to them. Oh, matatandaan ninyo ha, nakikinig dito sa ating kasi ilang mga kamag-anak ni Vice President Robredo doon sa Amerika, sa New York. Minsan nga, nabati pa natin at naipakita pa natin yung mga larawan nila. Eh. Merong kapatid si dating Secretary Jesse Robredo. Yun naipakita natin dito, kapatid. Babae. May asawa yun na doktor, mga kaibigan. At yun, ang nakita kong kumalat minsan sa Facebook habang sila'y nandun sa New York. Nakita ko, kamag-anak nila yun eh. Mga kaibigan eh, di ba? Tapos, malicious, di ba? Yung mga ganyang paratang na iniimbento, mga kaibigan. Yan ay naipangako niya. At para magawa niyang yung kanyang pangako sa kanyang mga anak, paano yan? Aagawin ng panahon, di ba? Yung panahon niya para sa mga anak niya, aagawin ng mga gustong makipag-meeting sa kanya. Marami naman pagkakataon eh, di ba? Mga kaibigan, ano pa ba itong nandito sa balitang ito? Wala na, mga kaibigan. Basta tungkol kay Vice President Lenny Robredo, yun po yung ngayon. Ewan ko lang kung ano binabalak ng kanilang tanggapan laban dito sa nagpakalat ng masamang paratang na ito. Napakarahas na paratang. Si Kapersi Lapid, bumabana.
ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid, maraming salamat at magandang gabi! Erwin Tulfo! Dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, subapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan.